ang mangarap. Hindi lamang basta isang awiting pinasikat ni Basil Valdez noong 1984 bilang theme song ng isang pelikulang may ganun ding pamagat, kundi isang katanungan ng bawat taong sa kabila ng ambisyon at pag-asa ay may pusong palagi ay nasusugatan ng iba't ibang uri ng kabiguan. Kung paano nagkaroon ng kaugnayan ng awit at tanong na ito sa buhay ng ating letter sender ay siyang matutuklasan natin ngayong gabi sa tampok na buhay kasaysayan ni Harry ng Tondo, Manila. Salubong? Hindi naman sweldo ngayon, ah. Oo. Oh, maaga ka yata. Ha? Tinanggal ako sa trabaho, eh. Ano? Bakit? Anong ginawa mo? Wala. Nagbawas ng tao ang pabrika. Yung mga bagong pasok, tinanggal. Siyempre, kasama ako ron. Paano tayo ngayon yan? Ang bihira ka naman eh. Imbis na mapaganda mo ang buhay natin, lalo lang tayo nababaon sa hirap. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Ang bagong makeup set. Tapos sabi mo pa, mag-iipon ka ng pera para makabili ng bagong colored TV tsaka Betamax. Pasensya ka na, Cielo. Pasensya? Simula na nagsama tayo, puro na lang pasensya na rinig ko sa bibig mo. Ba't ikaw tumunod na kay Junior ang kapitbahay natin? Masikap! High school lang din natapos nun. Pero tignan mo, maganda buhay nila. Yung asawa niya, sitting pretty lang. Eh tayo, gutom na, lalo pa nagkakandang gutom-gutom. Magalala. Hindi naman ako titigil sa kakahanap ng trabaho. Dear Charlie, itago mo na lamang ako sa pangalang Harry. Nagsimula ang aking kasaysayan noong 1984. 10 taon na kaming kasal ng asawa kong si Cielo at 10 taon na rin ang aming anak. High school graduate lamang ako at isang pangkaraniwang manggagawa sa pabrika nang nakilala ko si Cielo na factory worker din. Nabuntis ko siya, kaya kami napilitang magpakasal. Masasabi kong hindi ko lubusang kilala ang babaeng pinakasalan ko, pero wala akong pagsisisi dahil madali ko siyang natutunang mahalin. Tulad ng normal na mag-asawa, talagang pinangakuan ko siya ng lahat ng kaginhawahan. Sadyang mahirap lang talaga ang buhay, kaya unti-unting nabagot si Cielo sa aking isang kahig, isang tukang pamumuhay. Sa kabila ng patuloy kong pagsisikap, naging labis na mapaghanap si Cielo.
Napapasaya ko lamang siya kapag naipapanood ko siya ng sine at naibibili ng cassette tapes ng kantang nagustuhan niya sa pinanood naming pelikula. Sige pare, salamat. Alas ba? Salamat din. Susunod ulit ha. Pansit na naman. Eh, kung ang pera na lang binibigay mo sa akin eh. Hindi, mas nakakapag-budget pa ako ng maigi. Tsaka pwede ba? Huwag mo na akong dinadala ng kaset. Hindi ko naman maluluto ito eh. Gusto ko Betamax. Sir, pwede ba? Pakipahin mo muna ako. Madaling araw na eh. Wala pa akong tulog. Pagod na pagod ako. Ano ba nangyari sa lakad niyo ni Junior? Delikado yung... Teka. Oh! Kumita ka naman pala ng malaki. Alam mo, maswerte ang taxi ni inay. Masisabihin mong kabit lang yan doon sa malaking kumpanya ng taxi ng kaibigan niya. Maswerte talaga. Tsaka mabuti na lang. Pag inaarkila ka niya ni Junior, malaki na yung intrigo mo sa akin. Delikado yung lakad nila, Junior. Delikado buhay ko. Pati itong taxi, delikado. Baka pati pangalan ni inay, masabit. Uy, Harry. Ano na yung pinag-iisip mo? Eh, syempre, meron ba namang trabaho madali? Lahat yan mahirap, lalo na itong panahon na to. Mabuti na yun kaysa sa pabrika, no? Ito mo, oh. Shelo. Hold-upper ng mga turista. Ano trabaho nilang Junior? Inaarkila nila ako. Kinagamit nila itong taxi. Hindi kaya na konsensya ko. Pero, tignan mo naman yung buhay nila, Junior, di ba? Maginhawa sila. Silang mag-asawa, tsaka yung mga anak nila nakakapag-aral sa mga gandang eskwelahan. Ikaw, pag nag-isip ka pa ng ganyan, ano mangyayari sa buhay natin? Mag-iingat ka na lang sa susunod. Gusto mo ng kape, di ba? Kukuha na kita ng kape, mainit na mainit. Sinabi sa akin ni Junior na. Ay, tingnan mo! Hindi ba maganda? Tsaka yan pa ang Betamax. Hindi, Harry. Kasi ganito yun. Nagkakwentuhan kami ni Melda. Yung asawa ni Junior. Kaya, ayan, pinaluwalan niya muna. Eh kasi sabi niya, total, lagi ka naman daw inaarkila ni Junior eh. Yung isang lakad yun naman daw yan eh. Shelo. Hindi mo dapat ginawa yun. Kasi, gusto kong pumasada ng parehas eh. Ayoko na sumama kila Junior. Eh, Harry, hindi ka pwedeng hindi sasama sa kanila, lalo na bukas ng gabi. Eh, malaking lakad daw yun eh. Paano mo mabayaran niya? Hindi ka sasama sa kanila, kumamasada ka lang.
Sana samahan mo na ako sa pagtitiis. Konting pasensya na lang. Harry, ayoko na magtiis. Kung di ka makakuha ng paraan para masenso ang buhay natin, pwes, ako ang titiro sa sarili kong paraan. Chong, sinapaghatian natin to. Ang dami, oh. Nakita niyo ba yung mukha ng Amerikano? Ilataon na taon, di ba? Galing mo, tol. Okay yun. Ano, paghatian na natin to? Natin to, ay. Ano ba to? Laki-laki yan. Bata yun. Salamat, ha? Kita mo na? Kung di ka nakinig sa akin, edi sanang gano'y naghihirap pa rin tayo. At least ngayon, katulad na rin tayo ni Lamelda at saka ni Junior. Kompleto na sa lahat ng gamit. Maligaya-maligaya na. Bakit kanyan ka? Ha? Anong iniisip mo? Wala. Iniisip ko lang yung mga turistang na-hold up namin. Kahit na ba turista sila eh. Kaawa rin. Pagbaba ng aeroplano. Ay naku, Harry. Kung yan rin lang iniisip mo, pwede ba? Tigilan mo na, hindi ka na matulog na lang tayo. Oh, ano pa? Sheno, maligaya ka ba sa ganito? Itong buhay natin. Sinabi ko na nga eh. Oo. Bakit ba? Kasi iniisip ko lang. Bakit kailangan maging masama ng isang tao? Bakit kailangan gumawa ng mali? Para kuminhawa lang. Makapagpaligaya. Mahal mo ba talaga ako? Corny-corny mo talaga. Pinakas lang na nga kita. Iniwala naman ako eh. Kaya lang huwag mo alisin sa akin na ilabas ko na sa loob. Para man lumabawas-bawasan yung takot na nararamdaman ko. Kasi iniisip ko, kung ako, natatakot sa ginagawa ko dahil alam ko hindi ako ito eh. Pero ikaw parang okay lang. Baliwala sa'yo lahat. Sana man lang matakot ka rin. Maawa. At mag-alala para sa akin. Harry, kung naging ganun ako,
Palagay mo may kapupuntahan? Wala! Ito ang kapalaran natin. Kaya kailangan tanggapin natin. Nakukonsensya ako kung yun lang ang gusto mong marinig. Kaya lang, hindi na importante sa akin ngayon yun. Ang mahalaga sa akin, kung paano uunlad ang buhay natin para hindi tayo magkahiwalay. Harry, alam mo naman to, di ba, noong pa? Kailangan ko mangarap. Bata pa lang ako, puro paghihirap na ang naranasan ko sa buhay ko. Ni tatay ko, pinilit mabuhay ng malinis. Yun, nakaipon siya ng puro papuri. Pero gutom naman kami lahat. Yung kaisa-isa kong kapatid, ayun, namatay sa kumbulsyon. Bakit? Kasi wala kaming pera pambayad ng ospital. Tapos sumunod din yung nanay ko, namatay din. Pagkatapos, siya rin, yung tatay ko. Lahat sila namatay sa hirap. Pagkatapos, ako ang lahat ang nagpasa ng mga yun. Harry, ayokong maranasan yun ang anak natin. Ayokong maranasan yun, lalo na ako. Ganun pa ha, talagang pangarap ko na yung mayaman. Talagang gusto ko makapangasawa ng mayaman. Lalo mas matang, di ba? Kasi nagbuntis mo ako eh. Pero nung mangyari yun, alam ko, namatay ng lahat ng mga pangarap ko. Pero pinipilit ko rin buhayin, patulad ng pagbuhay na ginawa ko sa anak ko, na pwede namang sana pinalaglag ko na lang noon. Kaya ngayon dumating itong pagkakataon natin sa buhay natin, iisipin ko bang mali ito? Kung sa ganitong paraan mo lang pwedeng gawin at taparin lahat ng mga pangarap natin. Stop na lang. Okay. Kain po, Nay. Sige. Tapos ka na ba kumain? Pa. Eh, magpahinga ka muna din sa karto mo. Sige, meron kasi kami pag-usapan ng daddy mo. Apa. Eh, anak, alin ba itong nababalitaan ko tungkol sa taxi? Nasasabi to sa mga sindikato ng hundapan. Oh, kaya naman na, nagpapaniwala kayo sa mga chismis. Kilala niyo naman ako eh. Inay, kumpleto na lang palagi yung boundary yung binibigyan sa inyo ni Harry, di ba? Kung minsan nga, sumusobra pa. Ano mo pinag-aalala ninyo? Masama ako kung di kayo nababoundary ha. Yung nga mga pasobrang yan, ang nag-aalala ko eh. Anak, nababasa ko sa dyaryo mga yan eh. Huwag ka na makisali. Dahil hindi lang ang taxi mapapahamak, pati ikaw. Kilala kita, Harry. Hindi ka makakapagkaila sa akin. Mag-iingat ka sana, ha? Ayaw ko kasi... Nay! Yun ang kape ninyo. Baka lumamig na. Inumin nyo na. Ano yun, Nay? Hindi pa kayo natutuwa nun? Hindi na kami maasa ni Harry sa inyo. Mapaganda na ni Harry ang buhay namin. Sana nga. Basta't sa malinis lang na paraan.
dederecho si inay ng mga sandaling iyon, Charo. Hiyang-hiya ako dahil alam ko namang totoo ang lahat ng sinasabi niya. Mahal na mahal ako ni inay, kaya kahit mabigat ang loob niya kay Chelo, binabaliwala na lang niya lahat. Kahit bihira kaming magkita, ay binubusog pa rin niya ako sa mga pangaral at sinasagip sa mga kagipitan. Hanggat maaari, ayokong ayoko rin siyang mabibigyan ng sama ng loob. Hanggang dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan. Nahuli kami ni na Junior at kaagad-agad na ako doon. Wala akong mukhang maiharap sa inay. Alam kong bebueltahan niya si Chelo. Nay, pwede ba tigilan nyo na yung kahihiyak ninyo? Ay, tuloy ako nang tataranta eh. Dapat ka nga mataranta dahil nakukulo na asawa mo. Kung naging mabuti kang patiising asawa, hindi sana mangyayari yun eh. Wala ko pala sa kasamaan eh. Tinasabi ko na nga ba? Ayan, pati ang taxi ko na wala na. Hindi na makakalabas. Nawala na ako ng hanap buhay at ang masakit pa nito, pati ang aking anak ay nakakulong. Ikaw naman ang may kasalanan ng lahat na ito, hindi ba? Masyado kang materyosa. Noon pa sinasabi ko na eh, wala kang magagawang mabuti para sa anak ko. Eh, ba't matigas lang kasi yung uno na anak ko, ikaw pang pinili eh. Alam mo ba, mabait naman yung anak ko eh. Napakadaling lapitan. Inahamak mo lang eh. Sumuha nang dahil sa'yo. Parin Junior nga eh, hindi makapaniwala. Matagal na siya sa ganitong trabaho. Natiktikan siguro kami, kaya yun natumbog. Paano na kami tutungay? Kano ka raw ba katagal dito? Siguro medyo matatagalan. Dahil may bista pa eh. May konti naman tayo naipon, di ba? Una bahala. Tsaka andyan naman si Inay eh. Inay mo, ako sinisisi sa lahat ng nangyari. Ganun lang yun. Ganun di kayo pababayaan, lalo-lalo na si Toto. Pero, hindi rin ako makakatagal dito. Dahil malayo ako sa inyo, dahil malayo mo sa iyo. Mahal na mahal kita eh. Basta, alagaan mo lang ang sarili mo. At ang bata. Paulit-ulit nga ako nagdadasal. Humihingi ng tawad. Tulungan mo talaga ako. Hindi na tawad. Basta magpakabait ka na lang dito. Para madali yung paglaya. Magtatanong-tanong kung sino pwede kong lapitan para makatulong dito sa problema natin. Thank you.
Good morning po, sir. Ako po si Chelo Garcia. Yun ho, nagpunta sa opisina niyo noon. Ah, yeah. Hmm. Yung asawa ng hold-upper. What I mean is, yung asawa nung na-involved doon sa taxi hold-up gang. Oho. Pinapunta niyo daw po ako dito sa bahay niyo. Yes. Maupo ka. Salamat po, Colonel Santos. Rex. Para sa iyo, Rex. Rex. Well, alam mo maganda ka. Yeah, really. Kaya lang sa tingin ko eh, masasayang lang ang ganda mo at mapapagod ka ng kabalik-balik mo doon sa ating presinto. Kaya nga ako lumalapit sa inyo. Dahil sabi ko nila, malaki ang magagawa ninyo sa kaso ng asawa mo. Ah, yes. Yung kaso ng asawa mo. Alam mo, Chelo, medyo mabigat yung kaso na yung asawa. At sa dinami-dami ng complainant, I won't be surprised kung yung asawa mo ay mabubulok na lamang doon sa loob ng kulungan. Bakit hindi na natin pabayaan makulong yung asawa mo kaya sa kulungan? Well, I want to go directly to the point. Maganda ka, and I like you very much. Tutulungan kita. Kaya lang, hindi ko tinatanggap ang anumang suhor sa isang mula sa isang babae. That is my own code of ethics. Kaya lang, ang gusto ko, yung nilalambing ako, sinusuyo ako, at bilang kapalit, handa ako magbigay ng kahit na anong pabor. Bahay, pera, karangyaan sa buhay. You know what I mean? Sige ho, babalik na lang ako. Okay. Pag-isipan mo. Sheriff at may pinakitang warrant ang mga pulis. Galing daw sa holdapan ang mga gamitin niyo dito. Kaya yun, ginawa ang lahat. Bakit kayo pumayag? Ito na ang bako. Hinang batas eh. Chelo, kung nakinig lang kayo sa akin noon, hindi mangyayari ito. Ano bang bagay na galing sa masama, nawawala rin ka agad. Lakad eh. Sa akin na lang muna yung aking apo na hindi naman napapabayaan. Lipat sa public school. Madam, I'm sorry. Huwag mong alala. Mahal ka namin ang mga anak mo. Tanda ka ng magtiis. Hintayin namin ang paglaya mo. Basta magdasal lang tayo sa Diyos. Patatawarin niya rin tayo. Wala na akong kapero-pera, ha?
halos masalo na kami sa oras ng anak ko. Ayoko na, na lagi siya nandiyan kay ina. Ginawa ko ng lahat ng magagawa ko. Pero wala pa rin nangyayari. Lalo na tayo nag-iipit. Hindi ko naman. Kung ano na mangyayari sa amin. Puro alam ko hanggang kailangan ko matiisip habang tumapag-iisip ako. Sherry. Sherry, ikaw ang nasa laya eh. Huwag kang susuko. Gumawa na ng pag-asa. Tulungan mo ako lumakas. Sa akin ng inay mo, o kahit na ng buong mundo, na ako may kasalanan kung bakit nandito ka ngayon. Tatanggapin ko. Sa maniwala ka sa hindi, masakit din sa akin ang nangyayari. Gabi-gabi na lang, nuusig ako ng konsensya ko, pati sa panaginip ko. Pero kailangan, tuloy pa rin ang buhay sa amin ni Toto. Hari, Harry, I'm sorry. Wala na ako maipapangako. Pagsuko sa akin. Tuluyan na siyang nanlamig hanggang sa hindi na muling dumalaw sa kulungan. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ni inay. Siya lang ang dumamay sa pangungulila ko. At pilit ko na lang na tinanggap ang walang kasing sakit na katotohanang magsisiman ako at magbago na agaw na sa akin si Chelo. Masaya ka ba? Siyempre naman. Well, I don't see. Ba't hindi ka dapat maging masaya? May bahay ka na? O may kotse ka pa? And you can buy almost anything that you want. Kaya, hindi ko makita ang dahilan kung bakit hahangarin mo pang makalaya yung asawa mo eh. Well, I'm sure we're going to be happy. Oh, yun lang gusto ko sa iyo eh. Kayang-kaya mo akong karinyohin eh. Binibilog mo ako parati. Masaya tayo. Pero, mas magiging maligaya sana ako. Hindi ko na... Hindi na mapapahiwalay sa akin yung anak ko. Yun lang? No problem. No sweat. Thank you. Thank you. Oo. Baka may makiutang ko sa iyo. Napakawala kaya po talaga. Nakulong na nga ang asawa mo dahil sa kapritsyo mo. Pinabayaan mo na nga doon sa kulungan. Pinagbalit mo pa sa iba. Pagkatapos pati apo ko, kukunin mo pa rin. Inay, pasensya na ho kayo. Hindi ko po pwedeng pabayaan maghirap ang anak ko. Lalo na't nakakulong ang ama niya. Kailangan ko maging praktikal para hindi na ho kami umaasa sa inyo.
luto. La? At napakabait ka, Rona. Selo, huwag ko pababayaan ang apo ko, ha? Alam ko ako nung mabuti at masama para sa anak ko. Inay, magmulaho ngayon. Pinuputol ko na lahat ng nag-uugnay sa atin. Kayo na akong bahala kay Harry. Yun ang bahay namin kung gusto niyo i-maintain, ha? Kayo na ang bahala. Tuloy ka na. Sige na, anak. Paano bang mangarap ang isang bigo kung ang ligaya'y lalo pang lumalayo? Kailangan bang matulog ng sakdal hindi tumakas sa mundo at huwag nang masisi? Kailangan bang matulog ng sakdal hindi di ko na alam, muli pang mag-isa, wala nang makapiling ka dahil ako'y masa na lagi kang kasama laban sa mundo dahil ako'y mga pare, talas mong kantahin niya na. Paborito kasi ni Shelly yun. Naalala ko nga. No? Huling nanood kami ng sine. Yan yung kanta nun eh. Tapos, paglabas namin, may nagtitinda doon. Sabi, ng kaset, sabi niya, bili mo naman ako noon. Kasi ang ganda-ganda nung kanta eh. Ako naman, siyempre naglalambing ang asawa mo. Binili ko kahit wala kahit pera. Kasi ko siya. Kasi mahal ko siya. Alam, akala ko kanta lang yun. Wala. Magkakaroon ng ugnayan sa amin yung kanta. Dahil, alam, Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Pare, tama na. Okay lang yun. Alam mo? Hindi ko alam. At niya sa akin nagawa yun. Alam mo, pare? Alam niyo, dami ko sinakripisyo sa asawa ko. Dami ko sinakripisyo para kay Shelo. Ultimo buhay ko. Kasi hindi ko nagpapayin. Dahil sa kanya. Mangarap ang isang sawi kung ang luha'y kailin bawat sandali
salita ang papa. Hey! Ayusin niyang anak mo, ha? Simula nang tumira dito yan, wala ka nang inaatubag kundi yan. Pataas sa arte-arte ka pa ng ganyan. Pag hindi ka tumino, tatamaan ka sa akin. Baka saktan ka niya eh, tsaka paalisin ka niya rito. Ma, ikaw lang naman ang pong may gusto dito eh. Balik mo na po ako kay Lola. Ayoko po, dito. Rex, I'm sorry. Look, pinagbigyan kita na itira mo dito yung anak mo in the hope na hindi mababawasan ng attention mo sa akin. Sa tingin ko, inaabuso mo lang ako eh. Parang ginagamit mo ako eh. Binubuhay na nga kita, pati yung anak mo, tapos gaganituhin mo ako. Listen! Sanay ako magpalit ng babae. You know that! At kayang-kaya kitang palitan! Yan kung gusto mong magtagal ang ating pagsasama, alisin mo na yung anak mo rito. Listen, kung yung asawa ko, tinanggal yung mga anak ko rito, dinala sa stage para lamang pagbigyan ng hilig ko, ikaw pa? Pinulot lang kita! Hindi ako sanay na ginagamit ako. Kaya mamili ka. Either you get rid of that boy o magsama-sama na kayo ng asawa mo doon sa kulungan. I can do that. No sweat para sa akin yon. E baka naman gusto mo akong subukan. Pag-aaral mo kung saan na. Mabuti po, pa. Tapos mo si Papa? Opo. Pinatid siya ni Cielo sa bahay. Mabuti na ngayon nandun ang bata sa akin kaysa naman apihin pa siya doon. Ngayon, kahit anong pamangyari sa kanya, wala na tayong pakialam. Kalimutan mo na lang siya, anak. Buti na lang ako, na kay Lola ako eh. Huwag mong sabihin niya, anak. Mabait ang mama mo. Nahihirapan lang siya, kaya niya nagawa yun. Ay, naku, Harry. Ang intindihin mo ay ang pagpapakabait mo rito para umikli ang sintensya mo. Makalabas ka kaagad. Ginagawa namin ng mga kapatid mo ang lahat ng paraan para magkasama kayo ng maayos na anak mo dun pa rin sa dati ninyong bahay. Huwag mo na intindihin pa yung asawa mo. Pinatunayan na niya kung anong klaseng babae siya talaga. Anong ginagawa mo dito? Ha? Rex? Yeah. Anong ginagawa mo dito? Oh. Jello? Rex, anong ibig sabihin nito? Well, isn't it obvious? Tapos na ang lahat sa atin. This is Dulce. Pakita mo may bag. But I think you can go. Pero Rex, bakit? Number one, hindi kita kaya. Number two, natulungan na kita. Number three, well, nagsawa na ako. So, please,
you can go. By the way, dulce yung bag. Naayos ko na itong mga, ito mga damit mo. So you can just go. You said. Oh, by the way, pumunta ka sa akin dito, wala kang dala kahit na ano. Now you're leaving and meron kang dalang bag. Okay? Rex, maawa ka nun sa akin. Paano bang mangarap ang isang bigo kung ang ligaya'y lalo pang lumalayo? Kailangan bang matulog ng sakdalhin tumakas sa mundo? Ano yung pare? Ang nakak sa'yo? Ayos lang yun. So, huwag ka lang makakalimot. Pabalikan ako dito. Doon mo na rin alalahanin yung pamilya mo. Titignan ko rin. Pare, maraming salamat. Makakabawi rin ako. Ang mahalaga na, nakilala natin isa't isa. Pagsisiyan natin mga kasalanan natin. Nakilala natin ang Diyos. Kaya yeah, pare, maligayang pagbabagong buhay na lang. Sa'yo rin. Buti ka pa nga eh. Laya mo. May pamilya kang darot na. Eh ako eh. Pahala na. Ang kosa. Tapos pagdusahan ang isang totoong kasalanan. Medyo mahirap, ngunit hindi rin naman nagtagal, ipinasada ko na uli ang bagong taxi ng inay. Sa pangako at sumpa sa sariling hindi na mangyayari ang isang pangit na nakaraan. Masaya ko ngang naitaguyod ang aking anak, habang may lihim na pangungulila at pag-alala sa aking asawa. Mahal na mahal ko pa rin si Cielo. Kung bakit, ay hindi ko alam. Siya pa rin ang laman ng puso at isipan ko. Mukhang sobra-sobra itong boundary mo ah. Nay, kulang pa ho yan sa mga naitulong sa akin na nasa... Huwag mo itindihin yun. Tapos na yun, anak. Ang mahalaga ngayon ay makapagsimula kay talaga ng bago at malinis na anak mo. Huwag kang mag-alala. Iniipon ko naman lahat yung binibigay mo sa akin eh. Dahil bibili ulit ako ng taxi. Kapag nakapag-down ako, regalo ko na lang sa iyo yun para naman makapagsimula ka na iba pang negosyo. Salamat po, Nay. Alam niyo, Nay, naiisip ko na itong pasokan na to, sa private school ko na papag-aralin to. Talino kasi. Eh, noong ko pa naman sinasabi sa iyo yan eh. Wala naman problema dun eh. Maski ako na lang ang magpaaral sa aking apo, di ba? Lola, thank you. I love you. Magpapakabait ka. Bola ka pa. Halika na. Mahuli tayo sa last pool show. Anong ginagawa mo rito? Ha? Lumayos ka, babae ka, ha? Tahimik na ang buhay ng aking anak at ang aking apo. Kaya wag mo na kaming guluhin pa. Lumayos ka na! Nay. Hayaan niyo na siya. Harry. Harry, patawarin mo ako. Alam ko kasalanan ko lahat. Pero matagal ko nang pinagsisihan lahat ng yun. Nung pala nakita mo ako sa kulungan, nung pala nagsisisi na ako eh. Inisip kong bumalik nun. Kaya na nahihiya ako. Wala akong mukhang mahihirap sa'yo.
Hindi naman ako nagtagumpay sa gusto ko eh. Lalo lang ako nasasaktan dahil lagi ko naaalala mga pinagdaanan mo pagkatapos. Pagkatapos pinabayaan lang kita. Laya. Nangyari na eh. Kaya lang, hindi mo rin masisisi si Inay. Dahil tama siya. Dito pa rin ang sakit eh. Ngayon, wala akong iniisip kundi ang makapagsimula ulit. Kami dalawa ni Toto. Isang maganda, isang malinis na pangarap at maging tunay na maligaya. Tama yun, Harry. Tama yun, pero sana kasama ako sa simulang yun. Harry, nagbago na ako. Totoo, nagbago na ako. Bumuo tayo ulit ng pamilya ang katulad ng noon, katulad dati. Anak, di ba tama ang bumuo tayo ulit ng pamilya natin? Yung maski na simpleng buhay lang, basta yung maski na walang mamahaling gamit, maski na walang masyadong pera, di ba? Kahit na simpleng buhay lang, Hari. Matitiis ako. Mapakita ko lang sa inyo na talagang bago na ako. Patunayan ko lang na talagang mahal na mahal ko kayo. Tayo na, makauli tayo eh. Sa'yo. Kasi po ako lalampubantay mo, di ba? Si Mama pa rin po ang nasa isip mo, no? Siyempre. Mama mo yun. Mahal ko. Ikaw ba? Hindi mo naman si Mama? Mahal po. Mama ko po yun, eh. Sinusundan. Baka sakali ako na. Pero, mukhang malabo na eh. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Mahirap paniwalaan pero gusto ko lang sabihin sa'yo na
Pinagsisiya ko ng lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Minahal ko kayo. Siguro nga, wala talagang kapatawaran yung mga kasalanan na gawa ko. Lahat ng mga pangit na nakaraan, nabasula ko ng lahat yun. Lalo na yung pagiging materyosa ko. Hari, lahat ng material na bagay nawala na sa ating lahat. Pero hindi pa pala yung pagmamahal ko sa inyo. Meron isang kayamanan dito sa akin na pinakaingat-ingatan ko. Ito lang yung tanging kayamanan. Manigay mo sa akin na alam ko pinaghirapan mula sa puso mo. Mula sa mabuti at malinis mong pagkatao na nadungisan ko dahil sa pagmamahal mo sa akin. Tago mo na lang ito. Kasi baka mamaya hindi ko na maingatan yan pagka lumayo na ako. Kaya sa'yo na lang, baka ingatan mo yung anak natin. Baka mahal mo siya. Sige, salamat. Kung ang ligaya'y lalupang kailangan bang matulog na paano ba mangarap ang isang sawi? Pinanindigan ko ang desisyong tanggapin muli si Chelo. Lumipat kami sa Bulacan at sa isang maliit na bukid ay nagkasyang mamuhay ng tahimik at matuwasay. Hindi ko akalaing magkakaroon pa ng katuparan ang simple kong mga pangarap pagkatapos ng lahat. Hanggang ngayon ay nangangarap pa rin ako hindi na mag-isa kundi kasama na ni Chelo at ng aming mga anak. Lubos na gumagalang, Harry. Paano nga ba ang mangarap? Kagaya ni Harry, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang hanapin, abutin, at gawing ganap ang ating mga pangarap. Walang mahirap, walang madali, walang iisang paraan. Lahat tayo ay nangangarap at nabibigo rin. Ngunit sa huling batayan, ang nagwawagi ay silang hindi bumibitaw. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ang